Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Isang magandang araw po sa inyo mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. At welcome po sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa serbisyong barangay. Kasama pa rin po ang ating pinakabagong co-host, Kagawad Marie Formentera Ferrer. Isang magandang araw sa inyong lahat mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod, Kagawad Marie Formentera Ferrer, upang magbigay po ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama ang ating pambansang kagawad, Butch Serrano. Maraming salamat. Isang karangalan po ang makasama kayo at ang 42,047 barangays upang pag-usapan natin ang mga barangay affairs, ang ating pag-aaralan at mga balitaktakan. Dito lahat yan sa barangay tayo. Bago po tayo mag-umpisa sa ating main topic ngayong araw, nagsimula na po ang new registration of voters ng COMELEC ngayong February 12 hanggang September 30. Ang nasabing registration ay magsisimula araw-araw including Saturdays except holidays ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At ito ay gaganapin sa lahat ng COMELEC offices nationwide. Pero wait ha, may bagong estilo. Bukas na rin ang COMELEC Register Anywhere program. Kaya makikita po ninyo sa mga piling mga malls ay makakakita kayo nito at doon pwede kayo magparehistro. Ano po ba ang requirements o ano po ba ang pwede ninyong ipakita? Magdala lamang po kayo ng government IDs or barangay IDs with picture and signature. At doon po sa mga nagtatanong regarding voter qualification, must be 18 years old, resident of at least 1 year, and a Filipino citizen. Thank you very much. Ayan, napag-usapan natin last year ang voter registration. Nagkaroon last year. At doon nga sa huli naming episode, yung fearless forecast ni Kagawad Marie Formentera na tungkol po sa election next year, hindi po talaga namin sinasadyang puro politika ang pag-usapan, pero naandito na tayo sa stage na mag-uumpisa na naman ang politiko. Kaya po, napapag-usapan ito nga po, kauumpisa lang po ng registration of new voters hanggang September 30. So, 18 up, at saka yung mga na hindi pa nakarehistro, at saka po yung magpapalipat. Kasama ba kagsumari yung mga papalipat, no? Yes, kasama po yung mga magta-transfer of their voting registration. At the same time po, yung mga mag-change name, yan. Mm-hmm. Lahat po yan is kasama na rin po ngayon dahil mag-open na po muli ang COMELEC for new registration. Ayun. Political season na ulit. Mm-hmm. Pero next time na natin pag-usapan sapagkat mabigat ho ang topic natin ngayon. At dahil sa haba, lahat po ng basic tenets nito ay pahapyawan po natin kasi alam nyo, SK, marami nagre-request na pag-usapan man lang natin ito. Opo, sige po. Ngayon po ay may tatalakayin po tayo na isang misconception o maling pagkakaintindi ng isang termino na naging standard na automatic pagka may ginagawang project ang gobyerno. Matik nga po ba ang SOP o Standard Operating Procedure? Ito po ba ay legal o illegal, mga kagawad? Mauna ka na, Kags Butch. Medyo sensitive kasi tong issue na to, mga kabarangay. So, we don't want to sound na may pinapanigan kami. Mm-hmm. But as much as possible, we wanted to deliver kung ano po yung talagang term na SOP or yung Standard Operating Procedure. Siguro bago tayo mag-comment, ayun, bigla natakot. Siguro bago tayo mag-comment, pahayag natin kay SK Mai kung ano ba talaga yung SOP na tinatawag nila. Yung bang kasi misconception yan eh. Opo. At ang mismong nag-define nito yung lumalaban yung Philippine government against graft and corruption. Opo. Yung dating hinahandle ni Mr. Belica na tumakbo si Senador last year. Ito ang kanyang termino sa SOP. Yes po. Ilan lamang po dyan. Ito nga po ang tinatawag na SOP. Ito pong mga suhol, lagay, padulas, pampadulas, tongpats, SO, yun nga pong SOP o kotong, regalo, Christmas gift, pamasko, birthday gift. Kasama na rin po dyan yung mga dilihensya, pangyosi, love offering,
pang-almusal, tanghalian, pang-merienda at pang-hapunan. Kumpleto po ano para sa birthday, Ninoy, Pakimkim o yung pong kickback, porsyento at iba pa. Ayan, maraming salamat SKMI. In other words, ayan yung mga panlagay under the table na ipinamamahagi sa mga opisyal na humihingi ng SOP. Kaya naman siya naging misconception o akala ng marami eh kasama pagka gumagawa ng project. Halimbawa, infrastructure project, paggagawa ng maliit na tuloy at mayroong contractor at nagbibiroan nga or hindi rin biro, sinasabi ng mga barangay officials eh paano yung SOP namin. Mm-hmm. Ibig sabihin, kadalasan eh 10% ng project na ibibigay, 10% na suhol o under the table. Ayan po ay illegal. Hindi naging legal kailanman ng SOP. Walang SOP po. Kaya may mga nagtatanong sa amin sa mga messenger, tsaka sa mga messages, tsaka sa YouTube channel namin. Eh kung magkano daw ba talaga ang standard na SOP? Ang sagot, wala ho. Wala hong standard operating procedure, kung ano man tinatawag ninyo. At yan nga, as defined by yung terminologies binigkas ni SKMI, hindi ho nararapat yan. Kung ano lang ho ang budget, at mamaya mapapag-usapan natin, hanggang dun lang po ang babayaran sa gobyerno. Walang SOP kay CAP, walang SOP sa mga kagawad. Yes, kagawad Butch, tama naman po lahat ang sinabi ninyo. Pero siguro mas magandang pakinggan na instead of SOP, since na-misconceptualize na po ito mga kabarangay, eh baka pwede pong itermino na lang natin yung proper procurement. Kasi dyan po pumapasok yan, proper procurement, papasok po yung bids and awards, yung invitation to bid. Yun naman po talaga dapat yung mga tamang proseso dito. At mamaya nga po ay babanggitin po natin yung mga yan. Pero ang SOP kasi talaga mga kabarangay, as they term it, it's a bribery. Hmm? Bribery, yes. Graft and corruption po yan. Natumbok ni Kagawad, bribery po yan. Yan ho yung halimbawa, mamaya sa bids and awards committee na isa sa mga standard o standing committees ng ating mga barangay. Yan yung mga pampadulas. Mm-hmm. Halimbawa, ilakad mo na kami na ang contractor, may SOP ka na 10%. Sometimes much higher. Iba na ang panahon ngayon. Nagdi-demand na ng SOP. Mm-hmm. Bawal po yan. Hindi ko pwede. Kaya nagkaroon, if I remember correctly, gumawa si Pangulong Rodrigo Duterte at bukas pa yata ang opisina ngayon na anti-graft and corrupt presidential office na lumalaban din sa mga ganitong klaseng operasyon. Operasyon na tawag ko ha, kasi para sa akin, mga criminal minds sa mga nag-uusap nito dahil hindi talaga kaaya-aya at dapat sa pinag-uusapang ilalabas sa pera ng gobyerno. Mga kagawad, maaari po kaya nating bigyan ng konting idea yung mga kabarangay po natin kung ano po ba ang mga pinapataw po na parusa in case po na may mahuli po sa kanila na tumatanggap po nitong mga SOP na to. Well, graft and corruption, basically, pag nanakaw yan, so pagkakakulong. Mm-hmm. Depende. Whether ang kinuha mo lang ay 10,000 o 100,000 or 100 million, may parating na pagkakakulong yan because that's a violation against Anti-Graft and Corrupt Practices Act. It is a criminal act. Pati na rin ang pagkakaparusa din dyan, perpetual disqualification from holding public office. Hindi na kayo pwedeng ma-appoint o tumakbo o ma-elect na isang government official. So, marami pa dyan. Marami na rin nabigyan ng ehemplo at na napakulong dyan sa mga SOP na yan. Kaya lang, yung mga bago nga ngayon, kasi kaya nga, di ba kasi hindi masyado na didiscuss to, Kags Marie tsaka SK. Yung mga bago ngayon, akala yung SOP, standard nga, kasama standard operating procedure o parte ng isang proyekto pag maglalabas na ang barangay ng budget ng pera. Hindi po yan SOP. Biruan noon yan na naging totoo, tapos pag sinabing SOP, ibig sabihin humihingi na yung mga nakaupo. Bawal po yan. I agree with you, Kags Butch. Alam mo yung termino na yan na madalas na naririnig natin is yung cut
'Di ba? Yung cut at the same time pagka magkakaroon na sila ng pabidding para manalo yung isang supplier, doon na pumapasok yung word na yun, yung mga binanggit ni SK May kanina, in which na nakakalungkot mga kabarangay kasi nga nagiging parang legally in mind ng ating mga officials na dapat meron sila. But at the end of the day po talaga, ang corruption talaga, yan po ay isa sa mga, hindi isa, kumbaga number one yan sa mga kalaban talaga natin at salot po talaga yan sa lipunan. Alam mo, cancer yan, yung corruption. Kasi nagsisimula yan sa maliliit na bagay kagaya ng vote buying. Pag ikaw namili ka ng boto, nabenta yung boto, maghahanap ka ngayon. Paano mo ngayon mababawi? Tama ka dyan, Kags Butch. And ang alam mo, akala ninyo ang kontraktor natutuwa dyan. Hindi, kasi napapalaki ang gastos nila eh. Hindi lang minsan sa isang mataas na opisyal inaabot ang ESOP. Pati na rin sa clerk, dumadaan. Pati na rin sa mga naghahatid ng mga papeles, pati yung mga fixer, hanggang sa umabot na sa elected official. So, napakalaking gastos muna ng isang contractor na humihingi ng proyekto sa gobyerno dyan, yung SOP na yan. So, bago pala nag-umpisa yung project niya, ay lugi na. So, anong ngayon ang kahulugan? Ang bagsak nito, substandard ang gagawin niyang project. Halimbawa, lugi na ako, kumpanya, eh, ang pinag-usapan natin, ang project natin ay worth 100,000 na half-court basketball na konkreto. Eh, lugi na ako ng 50,000 sa SOP ninyo eh. Eh, di 50,000 na lang ang pinalagay kong konkreto dyan. May nag-lay up, butas ka agad yung basketball court. Ayan ang mga substandard. Kaya nagiging substandard ang mga proyekto ng ating mga gobyerno is because of this SOP o lagay sa bulsa. Mga kagawad, alam ko po, medyo madali lang po sabihin, ano, pero kung sakali po na meron po mga nakakakita ng ganitong mga gawain, mahirap din po kasi mag-report ng mga ganito pong gawain dahil may kasama nga pong pamumulitika na nangyayari. Pero kung sakasakali lang po na may mga kabarangay po tayo na nais mag-report ng ganito, saan po sila unang pwedeng lumapit? Well, kung report lang at walang ebidensya, huwag yun ang gawin. Tama ka dyan, Kags Butch. Pero syempre, meron po tayong ombudsman. Meron tayong na kung saan pwede po tayong mag-file doon. But again, kailangan may mukha or face value po ang inyong ipinapasa. Dahil gaya na sinabi ni Kagawad Butch, kung wala rin naman tayong ebidensya, it's very hard to say na yan po ay dumaan sa SOP. Or actually, parang floating eh, Kags, diba? Paper trail yan eh. Yes. Pag hindi mo napakita yung pumirma. At hindi lang yon, halimbawa si Butcherano nakapirma dyan. Eh ako yon, sinabi ko hindi ako yung pumirma eh. May picture ka na pinirmahan ko. Yan ang mga inihingi. Not unless na actual na sinabi kong ako si Butcherano, pipirma ako, graft and corruption to, bago mapalusan. Kaya napakahirap. Napakahirap i-prove. Pero ang usapan nga eh, hindi naman legal. Ang usapan nito ay pakikiusap sa ating mga nakaupo, sa ating mga barangay officials, at higit sa lahat sa mga bago, to watch out na may nangyayaring ganito. Hindi naman natin sinasabing mag-away-away tayo at tayo ay magkasuhan. Ang sinasabi natin, watch out. Dahil may SOP na nangyayari talaga sa gobyerno, kakainin ang kaluluwa nyo yan, hindi man kayo maparusahan din eh. Eh baka sa ibang bagay o sa ibang paraan, eh tayo yung maparusahan. Huwag naman. Kaya iwasan po natin ang graft and corruption. Pagkatao natin ang sinisira niyan. Ayan po. Maraming salamat po mga kagawad. At sana po mga kabarangay, naging malinaw po sa inyong lahat po ito. Na ito pong tinatawag po na SOP ay illegal po at kasama po dyan ang graft and corruption. Pero bago po tayo magtapos sa segment po natin na ito, nais lang po natin mag-abot ng atin pong pagbati sa mga lagi po nanonood sa atin na tagasubaybay po ng ating programa. Unang-una na po kay Kagawad Rodelio Makapagal ng Barangay 221, Zone 21, District 2 ng City of Manila. Hello din po kay Kagawad Manny Kompleto ng Barangay Bigaas, City of Cabuyao, Laguna. Ayan, SK, kunin ko yung pagkakataon. Birthday ng anak ko, February 16. Bianca Nastasio Serrano at ang kanyang kambal, Micaela Francesca, Mikey Serrano. Happy birthday mga anak. I love you. Happy birthday. Happy birthday.
Okay. Nagkatinginan kami. Sabay na sabay kami. Ay, syempre, binabati rin po natin ang isa sa mga masisipag na kapitan ng Negros Occidental na walang iba yan kundi si punong barangay Yolando Castro ng barangay Mambaroto, Sipalay City, Negros Occidental. Maraming maraming salamat po sa pagbisita nyo po sa aming barangay. So mamaya po, mayroon tayong foundation na ipapakita sa ating mga kabarangay para magbigay po ng karagdagang kaalaman kung ano po yung pwede nilang ibigay na services. At ito mga kabarangay ay libre. All you have to do is contact them at mamaya po sa amin po susunod na segment ay makikita nyo po kung ano po yung kanilang mga programa na pwede pong ibigay po sa inyo. Just contact them. Yeah, maraming salamat po, Kags Marie. At mga kabarangay, huwag po kayong aalis dahil babalik pa po kami sa ating susunod po na segment. Pag-uusapan naman po natin ang BAC o ang Bids and Awards Committee. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan Sa Barangay.